Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Kapag nagustuhan niyo po ang channel na ito, please subscribe and touch the notification bell. Mga kaibigan, ngayong araw ay tuturuan ko po kayo kung paano po tayo makakapagpa-authenticate ng PRC ID at ang iba pa pong certificate na kailangan natin sa pag-a-apply sa DepEd or sa public school. So mga kaibigan, napakadali lang po nito. Ang una natin gagawin ay mag-a-apply tayo sa online. So, pakikita ko po sa inyo sa step-by-step tutorial na to kung paano kayo magkakaroon ng authenticated na PRC ID. Okay po mga kaibigan, so panoodin nyo na po ang ating video. Kaibigan, una, open po natin ating Google Chrome. So, onlineprc1.gov. Yan po yung kailangan natin. Then, kapag wala pa po kayo, kailangan nyo po talaga mag-sign in or sign up na tinatawag natin. So, register muna po kayo. Then kapag meron naman kayo, itatype nyo na lang po yung email at syempre yung password nyo. Then proceed po tayo. Ayan mo po mga kaibigan, ang gagawin po natin next dyan ay pupunta tayo sa existing transaction. Ayan po, kiklik lang po natin yan. Existing transaction na yan. Ito po yung mga previous transaction ko na paid na po at nakuha ko na din po. So kapag gusto niyo po ng mga bago, yung kunyari certificate of good rating, nandyan po, select transaction lang tayo. Yan po, proceed po natin. Then hanapin po natin yung certification. I-click po natin yung certification dyan. Yan po, nakikita nyo naman. Then, yung sa certification, hanapin po natin. For example, tulad ko, authentication of PRC ID. Hanapin nyo lang po yung authentication of PRC ID dyan. Yan po, i-browse nyo lang po yan pababa. Yan po, nakita ko na po sa pinakadulo. Click nyo yan, then, kung anong profession nyo. Siyempre tayo ay teacher, kaya sa teacher po tayo pupunta. Dahil yun ang ating profession. Okay po? And then, quantity, kung ilan po yung gusto nyo na copy. For example, 4 po yung gusto nyo copy. Then, yung siyempre, yung inyong license number. Then, proceed. So, magdedirect na po talaga siya diretso. Okay po, appointment slots are free. Proceed po natin. Kung makikita nyo po, babayaran ko is 300 pesos. Yan po, 75 po kasi ang isang kopya. Sigurado na po kayo pagpupunta kayo ng mga ganyang kopya para po marami po kayong reserve po sakali man. And then mga kaibigan, since region 4 po tayo, pupunta po tayo sa PRC Lucena po. Yan po yung isa sa pinakamadali po kasi dito sa region 4. Yung Lucena. Yan po, kiklik ang Lucena. Sa inyo po, kung nasan man kayong lugar, hanapin nyo lang po yung nearest sa inyo. Yan po, November 11, 2021, 2 to 3 p.m. Yan po yung aking punta sa Lucena kung magkukuha pa po ako ng palipago. Then after that po, kailangan nyo lang pong i-proceed yan. So take note, wala po itong convenient fee. So online nyo din po itong babayaran. So pinaka-best po talaga yung GCash. Pero pwede rin sa banko, land bank. Yan po yung banknet. Yan po. So ako po, ang ginamit ko po talaga dyan ay yung GCash. Kasi po, madali lang naman po sa GCash. Yan po. Kita nyo naman. So we will pay 308 pesos. So ganun lang po kasimple. Pagkatapos po, submit nyo na po. So yun lang po yung step natin para sa online tutorial. Mga kaibigan, samahan nyo po kami na pumunta sa Lucena City. So ito po mga kaibigan, simula sa Kalampa, kapag nakamotor po kayo, pwede nyo po marating ang Lucena ng almost 2 hours na biyahe. Pero po kapag sasakay ng bus, kalimitan po 2.5 hours, at kapag na-traffic kayo, maabot po ng 5 oras. So mga kaibigan, pagka kayo magdadrive ng motor, syempre, konting ingat din po, lalo na po't malayo ang ating lalakbay. So mga kaibigan, nandito na po tayo sa PRC Lucena. Kung makikita nyo po, marami din po bae nandito. Ang PRC Lucena po ay nasa taas po ng building na to. So may mga inasal dito, Jollibee at kung ano-ano pa po makikita. So mga kaibigan, kapag pupunta po kayo dito, make sure na may extra kayong budget. Kasi po, mayroon po tayong babayaran dito. Ito po yung PRC Lucena. Kung makikita nyo po, limited lang po yung tao nakakapunta dito kasi po yung mga appointment. So mga kaibigan, yan na po yun. Then mga kaibigan, yung nakikita nyo po sa dulo, yan pong ipofocus po natin sa camera, yan po yung kung saan tayo bibili ng dock stamp. Yan po, 4 na kopya pong kinuha ko, kaya 4 na dock stamp. So 40 pesos po times 4 po natin is 160 po yung binayaran ko. Aside pa po sa pa-print yung form na galing sa inyong mismong appointment. Then after dyan mga kaibigan, pagpunta nyo sa guard house or sa guard, kailangan nyo po mag-fill up ng health form. Then kukuha din po kayo ng number doon bago po kayo makapasok.
Yan po mga kaibigan. Then pagpasok nyo po mga kaibigan, meron pong mag-a-appear na number. Ihintayin nyo lang po yung number nyo. Then mga kaibigan, kapag turn nyo na ng number nyo, pupunta po kayo dyan sa unahan na yan. And after that, may ipaprocess na po nila yung inyong mga requirements. Kung ano po yung hinihingi sa inyo, ibibigay nyo lang po dyan. Tulad ko, apat na forms po yung kailangan ko, kaya apat na Xerox copy po. And then mga kaibigan, uupo kayo saglit, mag-iintay po kayo. Then after that, na na-process na po ang inyong mga requirements, babalik po kayo sa pinakadulo niyan at magla-logbook po kayo. So sa logbook po, ilalagay nyo kung ilang copies yung na-receive nyo. So mga kaibigan, ganun lang po kasimple magpa-authenticate ng ating mga requirements. 2,000 years later. So mga kaibigan, ito na po ang certified true copy ng ating PRC license.